Kamusta mga tol? Welcome sa hashtag Titan! Aspiring filmmaker, i-comment mo na agad dyan sa baba, as in ngayon na, present! At i-comment mo kung ano ang gusto mong next topic natin sa Titoots. Simulan na natin to. Before we start sa basic and simple tricks ng tripod, i-introduce ko muna kayo sa parts ng tripod. Ang nakikita nyo ngayon ay ang ball head. Dito sa ball head natin inilalagay ang quick release and ang plate. Ang function ng ball head ay bigyan kayo ng tilt up and tilt down, i-move yung frame left and right. Pangalawa sa nakikita nyo ngayon ay ang tinatawag na leg locks. Ang function ng leg locks ay para malock yung taas o baba ng iyong tripod. Last and not least, ay ang tripod legs. So let's move on! Meron ako dito ang 5 basic and simple tricks ng tripod na ginagamit usually sa mga shoot. Number one trick natin is yung tinatawag na shooting up. Ito yung ibababa natin yung tripod natin at ititingala natin yung ball head natin para maging dominant yung isang subject. Ito ang tinatawag na shooting up. All legs down, as in sobrang baba. Kapag gusto mo medyo mangawit ang yung tuhod, magkapasa dito. Dito madalas ako nagkakapasa sa mga shooting up na shot kasi lulud talaga ako or uupo ako. Pero madalas load eh, so luhot. Para magkaroon ng proof tong sinasabi ko na 5 basic and simple tricks ng paggamit ng tripod, magtuturo tayo dito sa isang tropa natin sa norte. Nagkakaroon tayo ng onting practicum. We're gonna have practicum. Let's go! So ayun na, Miguel, salamat sa pagpahayag dito sa aking ano. Derek, ako dapat mag-thank you, syempre. Skills to ituturo mo sa akin. Wala pang tuition fee. So okay, start tayo. Ang first trick natin, Miguel, is ang shooting up. Shooting up! Kailangan dito dominante yung subject mo. So parang ikaw yung tumitingala sa kanya. Tumitingala? Oh, ikaw. Okay. Ikaw ang titingala sa kanya. So gagawin mo, Miguel. Bababa mo tong tripod. Bababa ko to. Yes. Unlock mo yung mga ano. Uy, guys, mabigat to. May tama bang pagbaba to para safe ang camera natin? Yan ang ginagawa mo ngayon ay safe. Yeah. Baba ko siya? Yan. Tapos may kita mo si Chairman. Oo, napaka-pogi ni Chairman, number one. So ngayon, nire-record namin si Chairman. Shooting up, shooting dominant up subject. So sige, angat mo. Ito, lulugan ko to. Lulugan mo yan. Lulugan ko. Kamila. And yan. Ito yung tinatawag na shooting up. Kung saan may kita yung si Chairman, nakatingala kami kay Chairman. Oo. Yan ang shooting up. Mm. Sobrang tangkad ni Chairman. Kailangan natin angat talaga siya lang sobra. Yan. Oo, no? Ayos ba? Ayos ah! Hey! Mina-unlock na naman tayong skill. Next one natin ay yung shooting down. Ang shooting down naman ay lahat ng tripod ay nakataas at paturok naman ang iyong shot. Yun ang tinatawag na shooting down. Kung ang shooting up ay para maging dominante ang subject, ang shooting down naman ay ang opposite. Parang looking down papunta sa subject. Tinitingala namin to ng todo. Uy, utangad sa akin yung camera. Tapos si Patata, pwesto. Ah, dito. Pwesto. Ngayon hindi lang may nagsi-seminar. Hindi pa. Nag-seminar. Iksabihin nun yung kapag ano to eh, one in a lifetime nila nakikita yung tuktok tong buko kasi. Ganun yun. Pag matangkad, ano ba yung sinasabi ko? Basta yan, ituturo ni ating Sir Titus yung mga tips and tricks. Tapos tayo, model tayo. Okay? Kung makikita nyo, sinushoot ni Miguel, si Patata na shooting down. Ito yung mas dominante ay yung nagsushoot. Yeah. Bigyan mo ko ng peace. Nang opa. Come on, tubig. Ay, iba na pala yun. Iba na pala yun. Nagdaan sa dominante. Dominante! Dominante! Ang next natin ay yung tinatawag natin na one leg out. Patata, higa ka dito. Ay, may higa moments pa. May paghiga. Tapos may flowers-flowers din ba dito? Gusto ba ganyan? Yeah, may flowers-flowers dito, di ba? Ang one leg out, ang ibig sabihin nun, itatanggalin mo itong paa. Lahat ng lock ay tanggal. Pang! Lalock mo siya, as in talagang walang paa.
And then, ito ang next mong gagawin. Uy. Papasok ka ngayon sa subject mo. Papasok. Uy. May flowers nga yan. Tapos sihipan ka. Diyan, magtutulog ka lang patata. Tapos, Mikael, ang kailangan mo dito ay tamang paghinga. Bawal ka ditong huminga. So if ever nahihinga ka, Mikael, eh minimal lang. Tapos i-slide mo lang siya ganun, dahan-dahan. I-record natin ah. One, two, game, patata. One and shoot. Go. Action. Dahan-dahan. Direk mo. Hinga. Yeah. Sige, sakit mo pa konti itong Mikael. Naginip. 100K subscribers. Yoy! Grabe yung ibang klase yung lipad niya na. Maganda pa naginip, nagising na siya mga kaibigan. May kita niyo sa ginagawa ni Mikael, ano? Ay, no. Meron siyang papasok at meron din siyang palabas. Sige, gawin mo nga, Mikael. Mabilis na papasok. Uy, papasok naman. Grabe mga natututunan ni Mikael dito. Hindi guys, ano, actually ngayon ko lang talaga nalaman yung may ganito pala. Akala ko pag tripod, lahat ng paa dapat nakaganon lang. Hindi pala ganon, guys. Grabe na. So, ayun. Yeah, mabilis. 2, 3, go. Action! Yeah! Uy, naramdaman ni Mikael yung pangas doon, sigurado. Oh, palabas. Mabilis ha, mabilis. 1, 2, oh. Nakita nyo ngayon sa shot ni Mikael kung gaano aganda yung one leg out. Grabe. Walang hingaan yun guys, pagka ganun tsaka kuminga. Ang next natin ay yung eye level. Ang eye level kapag yan ginagamit yun madalas sa interview, yung mga para hindi sila mailang kapag katitignan nila yung camera. Kasi usually, parang titignan nila as tao eh. Or pwede rin naman na, kanyari nakatagil doon ganito, kinakausap ko yung monitor. Pero eye level kami. Yan, kung nakikita nyo ngayon, eye level kami ng camera. Ah, ito, ang shot to ay eye level. Parang pakiramdam mo, eh nakikipag-usap ka lang din talaga. Eye level. So ayan, kinukuhaan ni Mikael. Yan, hiniready niya yung tripod. At si Chef, kunyari ang kanyang interview as LeBron James. Wala po akong kinalaman. Pasensya ka na. Napakagila ng eye ni chairman, mga kaibigan. Ayan! Yeah. Ito usually yung ginagamit natin for interviews. Ito natin si Lebron, ano masasabi mo ngayong champion kayo ngayong season? We feel good, man. We have a great season. And... Paano hiniwala? Nandun ka! Last but not the least, ay ang tinatawag nating monopod. Ito, paborito ko to. Usually, ang monopod kapag minsan may mga spontaneous na galawan lang, talagang kailangan real quick ma-set up mo ang iyong tripod. Ito sa monopod, Mikael, kailangan mo rin ng hindi paghinga. Malakas to. Sa monopod, ay talagang, dahil nga monopod, isang paa lang niya. Akala ko yung gano'n, no? Iipit mo siya sa iyong, makikita niyo sa paa. Ganyan. Iipit mo siya ganyan. Tapos, hindi ka hinga-hinga. Oh, and then, parang niloromance mo yung tripod. Ako naman ngayon ang subject ni Mikael. Okay, so parang ipit mo na dito. Yan. Walang hinga. Yan, David mo, C1. Ito, C1. Okay, record. 1, 2, 3, go. Yeah! Masumagalaw-galaw. Kung makikita nyo ngayon yung shot ni Mikael, ito yung shot na pwede kang gumalaw-galaw. Pero pwede rin naman floating. Yung parang gumagaling galaw. Yan, yung shot niya, no? Ni Mikael. Nakita niyo yung paa niya, nilak. Parang mali na yan. It's up to you. Kung ano yung gusto niyo. Pwede namang naka-out yung isang paa niya or pwede rin ipit. Kung saan mas komportable. So usually, ginagamit natin itong monopod sa mga spontaneous na pangyayari, mga biglaan na kailangan, makuhaan mo siya. Pero gusto mo, stable, kaya naka-monopod ka. So makikita na ito ni Mikael. Straight mo lang yung framing, so huwag kang hihinga. Yan. Kung makikita niyo, ito yung mga biglaan na magaganap na kailangan nakatuto ka na agad. Kailangan mo ng monopod. Yun. Okay. Cut! Or gusto mo medyo shaky dating ng mga shot mo. Yan ang monopod trick. Hindi ko totally alam yung mga yun. Dahil nga, siyempre, from the word tripod, ang akala ko, kailangan lahat ng shot gamit na gamit siya. Kasi... yun nga, tripod. Tsaka, ako kasi yung tripod ginagamit ko lang siya pang picture, ganun lang. Ang dami ko natutunan. Kahit 5 pa lang yun.
parang marami ka nang magagawa dun. Thank you, Miguel. Yan, thank you rin Direct Titus dahil kinishare niya sa atin ng kanyang talent at kaalaman. Galing magsalita ni Miguel, no? Subscribe kayo sa channel niya. Subscribe si Miguel. Ito yung channel niya, Vitami channel mo. Yan. Yeah. Panorin niyo na yung first video ko bago lumabas yung pangalawa. Maraming salamat sa lahat ng nanood at sana may nabaon tayo kahit papaano sa natutunan dito sa ating sa hashtag Titus. Hanggang dito lang tayo mga tol. Ingat tayo palagi. God bless at mabuhay ang Filipino vloggers. Let's go! Hey!